Dios. Yung aking pinag-aaralan, no, kapatid, ay either na kahapon ko sa devotion or mga days before, ano, sa akin na nangungusap ito nung araw, nung ano, no, ang salita naman ng Panginoon Diyos, laging nangungusap, ano, baka po, kanina, ano, no, ako ay nagdi-devotion, ako ay babasa ng salita ng Lord. Ito yung talata, ano, sige, gusto ko siyang i-share na kanina, pero sakto, ito muna. Ito muna. Ito yung prayer ko po, ito yung kahapon. Baka po may kailangan lang dito ngayon, ano, awit 62 verse 5, baka ito po eh, ibulong ng Diyos sa puso natin, ano, my soul be silent, only to God, for my hope is from Him. He only is my rock and my salvation. He is my strong tower. I shall not be shaken. In God is my salvation and my glory. The rock of my strength, my hiding place is in God. Ah, baka yung ating soul ay nangangailangan ng quieting, no? Baka nakaligalig na ligalig ang ating soul eh. Ito yung ito sinasabi ng Diyos sa atin ng Psalm 62, no? So, bukas natin yan na pagbubulay-bulayan, no? Sinare ko lang po yun, mga may pre-nump lang ako ng Lord, baka po may nangangailangan sa atin ng quieting ng ating heart. Psalm 62, sabi ng Diyos, na sabi po ng psalmist doon, soul, be quiet, no? Nahimik ka sa harapan ng Diyos. So, ngayong umaga na to ay dito tayo sa Mark 22:27, baka itong dahilan kaya maingay ang kaluluwa natin, ano? Baka itong dahilan kaya ligalig ang ating soul, ano? Kapatid, baka what sin do to us, ano? Kapatid, actually ito po ang dahilan, number one na dahilan kung bakit kasi kahit ang unbelief, ano, sin ang tawag ng Diyos doon eh. Kung alam naman natin na ang Diyos ay ating strength, alam naman natin na ang Diyos ay ating peace, ano? Tapos ligalig pa rin tayo, no? Ang tawag na ng Diyos doon, kasalanan na yan, na pinagdududahan mo yung aking kakayanan, no? Gaganon ng Diyos sa atin. Kaya sing, napakadami niya pong mukha, ano? Napakadami niya pong mukha sa atin. Makakala natin na kayo hindi nakakagawa ng pagkakasala, ano? Yung pong mabubuting bagay na dapat natin ginagawa, naasahan ng Diyos na ginagawa natin. Hindi natin ginagawa, kasalanan pa rin ang turin ng Diyos doon, no? Kung dapat nananalangin tayo, dapat ay nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos. Dapat nagsisel group tayo, ano? Eh hindi natin ginagawa. Sa Diyos ang turing pa rin niya doon. No, ay kasalanan. Tawag niya doon ay kasalanan. Ang mabuti nga lang doon sa mga mabubuting bagay, sabi niya, these are sins that does not lead unto death. No. Kasalanan hindi hahantong sa kamatayan, spiritual, sa Diyos. Ano? Pero parang nakakahiya pa rin na umarap sa Diyos, ano, na dala-dala natin to, no? Susumbatan tayo ng Diyos dito, i-confront tayo ng Diyos dito sa bagay na ito, no? So tingnan natin, ano, dito mga patid, ano nga bang ginagawa ng kasalanan sa atin, ano? At of course, maraming na tayong narinig na ganito, ako sa akin, narinig nyo rin sa akin, ano, what sin do to us, ano? Pero ito sa particular na talata na ito, ano, ay habang binabasa ko po siya, ano, nakita ko po ang Panginoong Sus, tinitingnan ko ang Panginoong Sus. And I just saw, no, Lord, anong ginagawa ng kasalanan ko po sa inyo? Anong nagagawa ng pagkakasala po ng aking pagiging stubborn, ano, ng pagiging masuwain ko po, anong ginagawa nito sa inyo, Panginoong Diyos? Na, kapatid, ano, kaya po yun napunta sa Kanya? Kasi dapat sa atin mapupunta eh, no? So kaya napunta sa Kanya, yung epekto ng pagkakasala na doon habang nandun siya sa nag-suffer siya doon sa cross. Ano po? Okay, sundan niyo po sa pagbabasa. Mark 15:22-27, they took Jesus to a place called Golgotha, which means skull place. No. They tried to give him wine mixed with myrrh, but he wouldn't accept it.
Then they crucified him. They divided his clothes among themselves by throwing dice to see what each one would get. It was 9 in the morning when they crucified him. The written notice of the charge against him read, "The King of the Jews." They crucified 2 bandits with him, one on his right and the other on his left. Bitin po natin. Now, imagine, habang binabasa natin, nakikita natin ang Panginoong Jesus. Ano? They took Jesus to a place called Golgotha, which means skull place. They tried to give him wine mixed with myrrh, but he wouldn't accept it. Then they crucified him. They divided his clothes among themselves by throwing dice to see what each one would get. It was 9 in the morning when they crucified him. The written notice of the charge against him read, "The King of the Jews." They crucified 2 bandits with him, one on his right and the other on his left. Pagpalain po ng Panginoon Diyos ang pagkabasa ng mga talata po na ito. Tayo po ay kanyang kausapin. Bless na po tayo ng understanding. Ano, ano nga ba ang ginagawa ng kasalanan? Ano, kung paano may ginawa ito sa Panginoong Jesus during po sa event na ito. Ano, titingnan natin ano po yung mga, ano ba yung ginawa ng kasalanan sa Panginoong Jesus habang natutong sa krus. Amen? At amen. No. So number one po na mapapansin natin, ako napansin ko, ano, at gusto ko ipapansin sa inyo, ano, yung pinagdalang lugar sa kanya. No. They took Jesus to a place called Golgotha, which means skull place. No. Actually, ang ibig po sabihin ng lugar na is a place of death. No. Lahat po ng judge para mamatay, ano, lahat po ng hinatulan ng Roman government, ano, kasi yung nagrurules over ano eh, nagrurule over Rome at Israel at that time, sakop po sila, no, nagbabayad sila yung tax, ano, babayad sila ng tax, nagbabayad sila ng bounty, ano, sa Roma, itong Israel. So they were slaves at that time, no? They were slaves by the Rome, ano? Kaya sila nabubuhay kasi nag-decide itong Rome na huwag silang patayin. Salip, pagbayarin sila ng taxes, pag maghahanap buhay sila, magbabayad sila ng bayad sa kanilang buhay, ano, itong mga Israelites na ito. So, itong lugar na ito, ano, itong lugar na ito ay special na lugar na ginawa ng in-establish, ano, ng dinevelop nitong mga Romans na ito para ano, para statement actually, you know, nadadaanan po ito ng mga Israelites, lumabas sila, pumasok sila ng Jerusalem, dadaanan nitong lugar na ito para ipakita sa kanila na this is what happens, you know, this is what happens to people who sin against us, you know? Or this is what happens to people who disobeys us, ng mga Romano, you know, yun ang sinasabi nila, no, kaya epekto ng sin, this is what sin do. Ano? Yung Golgotha ay declaration po, this is what sin do. No? So, ang galing ng Diyos, ano, na doon niya inilagay ang Panginoong Jesus para ipakita din sa atin, ano, mga kapatid, sabihin sa atin na, hey, this is what sin do to you. No? Kung paano sa mga Romano, kapatid, no? Sa mga Romano, ang Golgotha ay nagsasabi sa mga pitong dumadaan doon, ano, hey, ito ang ginagawa ng kasalanan. Ito ang ginagawa ng tao nagkakasala laban sa amin. No? Yung mga rebelde, doon po nilalagay, doon nila ipinapako sa krus doon. Doon po pinapanood ng mga taong dumadaan doon, ano, na unti-unting namamatay, unti-unting pinahihirapan. No? Mga kapatid. So, anong ginagawa ng kasalanan? Ano? Death. Slow death, in fact. Oh, sa ating mga Kristiyano, maari po ang death na ito ay slow death, ano kapatid? Akala mo lang Kristiyano ka, no? Akala mo lang ikaw ay okay, ano? Akala mo lang walang epekto sa iyong kasalanan, ano? Akala mo lang ikaw naman ay Kristiyano, no? Pero kagaya ng Golgotha, ano kapatid? Kagaya po nung skull na yun, mountain of skull o mountain of death na yon, ano? Burol ng kamatayan, ano? Ay kung paano na ang mga tao na dadaan doon, hindi naman kagad na mamatay yung tao na doon eh.
Ayun po talaga ang design ng cross, ano? Ang design po talaga ng cross ay mamatay ng dahan-dahan yung tao, no? Hindi pa mga Roman talagang malulupit, ay ano? Mabalat ng kanlas, yung katawan mo mabalat ng latigo, no? Lalatigo, hinahampalusin nila yon, pambalatan nila yung katawan, tapos bibilit ka na sa araw, no? So, pahihirapan ka nila hanggang sa mamatay ka ng unti-unti, ano? Hindi mo alam kung ano ka mamatay, maubusan ka ng dugo, ano? O yung exhaustion, no? Yung araw, ano? Diba, heat stroke ka. Pero yun po yung purpose nun. Death by slow. By slowly, ano, na magde-deteriorate ang katawan mo, mga kapatid. Kapatid, no, kapatid. So, sa atin din, may mga Kristiyano ko pa, pwedeng hindi ka naman na mananampalataya naman na tayo, ano? At meron tayong mga pet sins, meron tayong mga bagay na ginagawa na binanggit natin kanina, mga kapatid. Hindi lamang po itong masasamang bagay na ginagawa natin, kahit yung mabubuting bagay na dapat natin ginagawa, magbago, mag-ayos ng buhay, dapat ginagawa natin, ano, iayos na, mag-commit sa Diyos, maging faithful sa Diyos, ano. Yung mga maliliit na bagay na yun, kapatid, ano, diba, akala natin walang ginagawa sa atin yon, pero para po yung Golgota, nilalagay po natin ang sarili natin sa Golgota. Ano ang Golgota, kapatid? A place where you die slowly. Man, no. Unti-unti mo, wala ka ng appetite sa salita ng Diyos. Unti-unti mo, wala ka ng appetite magbasa ng salita ng Diyos. Unti-unti, wala nang mawawala ng epekto sa iyo yung salita ng Diyos naririnig mo. Mao ngayon umaga na to, no? Pero noon pag-uusapan natin, slow death, di matutuo yan. wala nang epekto, no? Alam niyo ako, kaya nakabiyang agad dahil sa may basa ko ngayon, sabi nga nun, alam yung ginagawa ng kasalanan, sabi niya, unti-unti kang ano, aalisan ng appetite for God, ano, unti-unti kang aalisan ng appetite for spiritual things. No? Mawawalan ka ng gana sa mga bagay na spiritual. Yan po ay dying slowly, kapatid. Apply ngayon sa ating mga sarili. Ano, ang nangyayari sa ating ngayon, no? Baka ganun nangyayari sa atin. Pero the fact, ano, nandito tayo, ano, kaya tayo po nandito ngayong umaga ito kasi ito yung ating excitement, ito yung ating gustong-gustong gawin. Ano, gustong-gusto ko nakakarinig ng salita ng Panginoong Diyos. So, hindi pa naman ako nananabang. Hindi pa naman ako namamatay ng slow death. Ano, kapatid? Pray ng Lord sa ganun. Na, kapatid? Diba? So, paalala. Nang sa atin, paalala. O caution, ano, na, hey, huwag tayong makakarating sa ganun. Kapatid, ano? Kala lang natin ang kasalanan ay walang epekto sa atin, no? Pero isang super effect po ng kasalanan, no? Kung paano sa Panginoong Sus ay ganun din po yun, no? Imagine mo, ano ginawa ng Panginoong Sus kung siya ay tinubos niya tayo, no? Tinubos niya tayo. Dinala niya yung epekto na yun ng kasalanan, ano? Doon sa cross, no? No? Dinala niya yun, ano? So, anak, sasabihin ng Panginoong Jesus sa atin, you don't have to die slowly. No? You don't have to experience this. I already did it. I already experienced nung kamatayan na yun. Yung uti, yung dahan-dahang kamatayan na yun. No? Alala ko ang Ate Jo eh. Sabi ng Ate Jo, kahapon pantuhan eh. Yung nanay daw niya ay nagsasabi na ano na hindi na iinom ng gamot. Sabi doon ng Ate Jo, tiyakin nyo lang, kapag ka, hindi na kayo uminom ng gamot, patay agad. No, diba? Kasi tayo, alam nyo, ano? Walang taong gusto ng kamatayang unti-unti. Ano? Walang taong gusto ng kamatayang dahan-dahan. No? Pero sa maniwala tayo at sa hindi ngayong umaga nito, kapatid, kapag ka tayo ay nag-aalaga ng kasalanan sa buhay natin, no? Pag tayo nag-aalaga ng kasalanan, no, sa puso natin, kapag tayo may binabalik-balik ang kasalanan, pagka may bagay tayong ginagawa, ano, na alam natin, kapatid, ay hindi bahagi ng plano ng Diyos sa buhay natin. Kapatid, ang ginagawa po niya sa atin, no, ay pinapatay tayo unti-unti. Hindi mo alam yan. Kaya hindi mo papansin yan. Para kang palaka nilagay sa ano, no? Alam niyo, para kang palaka na nilagay sa lutuan. Tapos ni pinapuyan ng marahan yung lutuan na yun, marahang-marahan yung apoy
Ngayon pala ka, ano, hindi mapapansin, umiinit yung tubig ng unti-unti. No? Ganun po ginagawa sa atin kapag tayo ay nag-aalaga ng kasalanan. No? Unti-unti tayong pinapatay. Amen? Yun po ang Golgota, kapatid. Ang Golgota is a death. A place of death for a slow kind of death. Amen? Amen? No? Mabilis na siya sa akin ng ating sarili. Ano? Baka ginagawa ba sa akin ito ng kasalanan? Ginagawa ba ito sa akin ng kaaway? Ano? Hindi ko napapansin ano, na nag-aalaga ako, nag-i-entertain ako ng mga bagay na ikinamamatay ko pala ng unti-unti. Ano, akala ko, eh, ako eh, okay lang. Ano? Amen. Pangalawa, ano? Pangalawa, sa verse 23 na ginagawa ng kasalanan sa atin, was sin due to us. They tried to give him wine mixed with myrrh, but he wouldn't accept it. Ang ginagawa ng kasalanan, kapatid, ay bibigyan ka ng mga bagay na hindi mo naman talaga gusto. Pero si Kristo din tinanggap, ano? Pero tayo, binibigyan po tayo. Ang kasalanan, ano? Binibigyan tayo ng mga bagay, ano, na akala natin, gusto natin, ano? Tinatanggap, paksula natin. Ang Panginoon, di niya tinanggap, ano? Kasi Jesus binigyan, they tried to give him wine mixed with myrrh, but he wouldn't accept it. No? Bibigyan ka ng mga bagay na sana, tulipon ng kalangalan. Sa mga inyong kaisipan mo, kapatid, di mo tatanggapin. No? Ano yun? No? Gets? Akala, ang Panginoong Jesus nga, no, di ba, sa Garden ng Eden ay agad ng Eden. Ang Panginoon Jesus na lang siya ay sa Matthew 4, no, siya ay nag-ayuno, no, ay pinuntahan ng Diablo. No? At then inalok. Inalok ng mga bagay no, na kung tayo siguro, no, ang Panginoon Jesus, ano, inalok ng bagay ano, na hindi niya tinanggap, hindi niya tinanggap. Alam ng Panginoon Jesus. Tayo, ano, kung tayo nalagay sa ganong kalalagayan, ano, sigurado. Ganon din ang ginagawa ng Diablo sa atin, mga kapatid. Ano? Aalukin po tayo ng mga bagay na alam mo pag na-realize mo ano, na dapat hindi ko ito tinanggap eh. Dapat hindi wala naman itong buting gagawin sa katawan ko eh. Wala naman itong buting idudulot sa aking buhay. Ano? Lalo na sa aking buhay, spiritual. Ano? Pero ang ginagawa talaga ng kasalanan, kapatid, binibigyan tayo ng mga bagay ano, na sa paningin natin ay kailangan ng ating katawan. Ano, siguro, yung mga sundalo nag-aalok sa Panginoong Jesus, no? Ano, siguro nila ay may gagawin yun sa Panginoong Jesus yung inaalok. Lahat ng ipinatako nila doon, naalok nila noon eh. No? At madalas marahil, siguro, mga lahat ng pinapako doon nauna sa Panginoong Jesus ay tinatanggap yung binibigay nila na yun eh. No? Pero ang Panginoong Jesus, pinakita sa atin, hey, itong ginagawa ng kasalanan sa inyo, ano, nabang nakapako sa doon sa cross, sinasabi sa atin, ito, tingnan nito, masdan nyo ito, ano, para pagka nakaharap kayo ulit sa pagkakasala, ano, alam nyo kung anong ginagawa ng kasalanan sa inyo. Binibigyan kayo ng mga bagay na hindi ninyo dapat tinatanggap, sabi ng Panginoong Jesus. No, inaalok kayo ng kasalanan, inaalok kayo ng mundo, inaalok kayo ng diablo, ano, ng mga bagay na kakala ninyo pag bumukain kayo sa harapan ninyo na kailangan yun at gustong-gusto niyo yung bagay na yan. No? Sabi ng Panginoong Jesus, ano, maging marunong kayo, maging matalino kayo, unawain ninyo yung mga bagay na ipinaparanas sa inyo ng kasalanan, ano, takala ninyo, ni-enjoy ninyo. No? Kaya binalikan yun eh, kasi akalain ninyo nung una, ay gustong-gusto ninyo at kailangan ninyo yung bagay na yun. Pero ang totoong ginagawa po ng kasalanan, mga kapatid, binibigyan tayo ng mga bagay na ayon sa ating Panginoong Diyos. Hindi mo kailangan yan. Sabi po nung talata na kanina, no, to, no, sabi yun. Ang Diyos lang ang aking kailangan. Kinakailangan ko lang maging mapayapa dahil ang Diyos lang ang aking kailangan. Sa lahat ng bagay, ang Diyos sapat na sa akin, kapatid. Meron na. No? Pero ang kasalanan na lang ginagawa ng kasalanan sa atin. No? Kaya kasalanan na sa harapan ng Diyos yun. Pagka may mga bagay po tayo nasa harapan ng Diyos, sinasabi natin sa Panginoong Diyos, Lord, kulang ka naman sa amin eh. No? You are never enough sa amin, Panginoong Diyos. Pagka ganun ginagawa natin sa Panginoong Diyos. No? Things we don't want. And ang kasalanan, it gives us things we wouldn't want. We do not want.
Amen? Dapat din. And then, pangatlo na ginagawa ng kasalanan sa atin, no? Yung ginawa sa Panginoong Jesus ay ipinako siya kasama sa mga tao. No? Alam mo, ang purpose ng Golgotha, ano kapatid, ang purpose ng cross, ano, ang purpose ng lugar na yun is to shame, ano, nung una nagkasala na yun, ano, yung hiyain siya, ano. Ang ginawa sa Panginoong Jesus, it's sinama po siya sa mga taong nakakahiya, ano, o sinama siya sa mga taong hinihiya, no? Sinama po siya sa mga taong dinevaluate yung kanilang value, no? Alam niyo ba, eto mga pre, tayo ha, mga Kristiyano, tayo mga Kristiyano, habang nakakapit tayo kay Kristo, level up ng level up ang value natin. As we get to know the Lord, we are blessed more, nag-re-receive tayo ng more blessing, ang level po natin, ng value natin, lumalalim. Tumataas ng tumataas yung value natin sa harapan ng Diyos. Ano kapatid? Habang tayo ay nagkukumit more of our lives, ano? Habang more obedience ang nakikita ng Diyos sa atin, tumataas po yung value natin. Marahil hindi natin napapansin, ano? Pero yung po talaga nangyayari sa atin. Ang Diyos po, progressive, ano? Ang blessing ng Diyos at yung relationship natin sa Diyos, nag-grow po tayo na nag-grow. Ganun po dapat tayo. Pero pag kumapit tayo sa kasalanan, pag sa kasalanan tayo nakapit, ang way po nun is regression. No? Nag-devaluate ka po nang nag-devaluate ng mag-devaluate. Maniwala ka. Maaaring sa tingin ng mundo, ikaw ay nag-ascend. Ano? Pero sa Diyos, ang tingin ng Diyos sa'yo, nag-descend ka papunta ka ng hell. Mga kapatid, sa mga nag-alaga ka ng kasalanan, no? bababa ang balik. Kasi yung commitment mo, bibit ka sa Diyos, nabang kumakapit ka sa kasalanan. At hindi ka po pwedeng kumapit sa Diyos at sa kasalanan. Eh. Kapatid, kaya abang kumakapit ka sa kasalanan, no, bibitaw at pabitaw at pabitaw ka sa Diyos. Hanggang sa tuluyan ka makapitaw. Ang mangyayari naman, bababa ang level mo sa Diyos. Ang value mo sa Panginoon Diyos. Hanggang sa maging worthless ka sa paningin ng Diyos. Ang sabihin sa'yo ng Diyos, lumayos ka sa akin ko. Hindi kita nakilala kahit kailan. Amen? Mabalit? So, paalala po sa atin, no? Never, ever, ever entertain na ano, sa buhay natin ang magpagkakasala. At sa panahon po ngayon, kapatid, napakarunong na po ng Diablo para in a very, very subtle way, ano, ay i-hook tayo and then alipinin tayo. Amen? So, tayo po ay manalangin.